Christabel sa Welcome to my blog, magkaramelize tayo ng sugar. 1/4 cup white sugar plus 2 tablespoon water. Yan, dahan-dahan lang ang apoy. Pag nakita ninyo ang umiba na yung kulay, saka ninyo haluin. Yan, haluin lang siya, iwasan yung masunog kasi mapait. Yan, okay na yan siya? Yan, haluin lang at saka ilagay na natin sa pan. Depende sa inyo kung anong gamit ninyong baking pan. Yan, at saka depende sa inyo kung ano karami yung gagawin ninyo. Yan, palamigin lang natin. At dito na naman tayo sa 3x. Ibit lang natin yung 3x. Yan, kailangan bago yung itlog ninyo para maganda yung cake ninyo. 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon vanilla. I-mix lang siya mabuti. I-mix well. Yan. I-mix lang mabuti at maglagay ng 1 can condensed milk, any brand. Yan. Hindi na ako naglagay ng sugar kasi matamis na yan. Depende sa inyo. Mix well until combined. At naglagay ako ng 1 can coconut milk, 400 ml. Depende sa inyo kung fresh ang gagamitin ninyo ay pwede yan. I-mix well until combined. Yan, i-mix lang siya mabuti. At 2 cups glutinous rice flour. Yan, i-mix lang siyang mabuti. Mix well. Yan. I-mix lang mabuti na walang lumps. Yan. I-mix lang. At naglagay ako ng 1/2 cup rice flour. Yan. Mix lang siyang mabuti. Yan. At saka salain. Salain natin para matanggal yung mga lumps. Smooth ang cake ninyo. Yan, ganyan siya. Maganda yung cake ninyo. Napaka-smooth. Yan. Yan, durugin lang yung mga lumps. Yan, durugin lang siya kasi hari na yan, nabuo-buo. Yan. At saka, dito na naman tayo sa isang bowl. Kasi sineperate ko yan siya, hinati ko siya sa dalawa. Ang isa, lagyan ko siya ng pandan flavor. Yan. Idurugin lang siya. I-mix lang siya. Kita ninyo maganda yung texture niya. Yan. Maganda yung texture niya. Yan. Dalawa na siya. Ang isa, lagyan ko siya ng 1 tablespoon pandan flavor. Yan. Depende sa inyo kung ano ka ang kulay niya. Yan. Ihalo lang siyang mabuti. Yan. Isit aside. Isit aside natin. At dito na naman tayo sa white. Yan. Ilagay na natin at saka i-steam. Cover lang ng aluminum foil para hindi siya pasukin ng tubig. Yan. I-steam siya ng 30 minutes. Kailangan kulong-kulo yung tubig ninyo. Yan, steam ng 30 minutes. Yan, cover. After 30 minutes, yan, ito na siya. Luto na. Kita ninyo guys, napakaganda. At saka, ilagay na natin yung pandan mixture natin. Yan, dahan-dahan lang siya. Yan, ganyan. Simutin. At saka, kabiran ulit. Kabiran ng aluminum foil at saka steam ulit ng 30 minutes. Yan. Steam ng 30 minutes. Yan. At kabiran. Ganyan siya. After 30 minutes, luto na yung glutinous cake natin. Yan, napakaganda. Kita ninyo guys, smooth. Yan, palamigin lang natin at saka paikuti ng kutsilyo sa gilid para matanggal. Yan, at saka pabalik ka rin. Ganyan. Wow, yan ang glutinous cake natin. Napakaganda. Yan, napaka-smooth. Yan, hiwain natin. Yan, hindi siya masyadong malagkit siya. Yan, kasi nilagyan ko siya ng rice flour.
Yan, napakasarap. Yan. Yummy, yummy. I-try ninyo yan, guys. Yan. Depende sa inyo kung mag-add kayo ng toppings ng cheese. Yan. Yan. Tikman natin. Napakaganda. Yan. Masarap yan. Tamang-tamang lasa.